IZ Balita Nationwide. Vice President Jedemar Binay, nanguna sa mga kandidatong may pinakamalaking gasto sa TV ads ayon sa recent Philippines. Mali bagong paggalaw sa presyo ng mga oil products, inilarga na ang mga kumpanya ng langit. Bilang ng mga naputokan, umakyat na sa may 803 buko. Preparasyon para sa pista ng itinda ng sarili sa Quiapo, Maynila. Puspuso na! Sa labas ng bansa, iduwaan ng Saudi Arabia at Iran patuloy sa paggalaw. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyo po mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Rabobina, ako po si Mariboy Ysibido. Ako naman po si Alex Santos, detalye sa mga balita. Umabot na sa mahigit kalahating bilyong piso, nasa 500 milyong piso ang gastos ni Vice President Jejomar Binay sa mga TV commercial sa iba't ibang network. Nandito si Binay na ang may pinakamalaking gastos noong nakaraang taon para sa political ads base sa Nielsen Philippines. Aabot naman sa 450 milyong piso ang gastos ni Senator Grace Poe. 424 milyong piso naman kay Liberal Party Standard Bearer Marrojas, habang 115 milyong piso kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nangunguna sa gastos sa mga vice president na candidate si Senator Alan Peter Cayetano na nasa 398 milyong pesos, habang top spender naman sa mga senatorial candidate si late Representative Martin Romualdez. Nakabase ang mga nasabing halaga mula sa 2015 grade records ng mga malalaking TV network sa bansa. Malaya ang kandidato na gumastos sa mga commercial kahit hindi pa opisyal na nagsisimula ang kampanya para sa 2016 elections. Inilarga na ngayong araw ng mga kumpanya ng langis ang kauna-una ang oil price adjustment sa pagpasok ng taong 2016. Alas 12:01 kanina madaling araw, dektibo ang price adjustment ng mga kumpanyang Petron, Sea Oil at Flying V. 10 sentimo sa itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina, 15 sentimo sa diesel, habang 25 sentimo sa rollback sa kada litro ng kerosene. Alas 6 naman kanina nang magpatupad din ng adjustment ng Shell, Phoenix Petroleum, Total at PTT, pero tanging ang Shell ang may rollback sa presyo ng kerosene. Una nang nagpatupad ng kaparehong price adjustment sa gasolina at diesel ang Eastern Petroleum dagong alas 6 kagabi. Sa iba pang balita, sumampa na sa 839 ang fireworks related injuries. Ayon kay Health Secretary Janet Garin, mas mababa ng 1% ang bilang ng mga naputukan ngayong taon kumpara noong 2015. 7 naman ang biktima ng stray bullet at 1 ang ingestion. Sa datos ng Health Department, NCR ang nangunguna sa may pinakamataas na bilang ng kaso, partikular na po ang Maynila, kung saan napagtala ng higit 160 kaso. Piccolo ang pangunahing dahilan ng disgrasya sa paputok. Puspusan ang ginagawang paganda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Manila Police District kung paano protektahan ang seguridad na tinatayang aabot sa 10 milyong deboto ng Milagrosong Itim na Nazareno sa darating na Enero 9, lalo pat natapat na araw ng Sabadong selebrasyon. Ayon kay MPD Operations and Plans Division Chief Lucille Faicho, bumuna ang National Capital Regional Police Office ng Task Force Nazareno na pangunahan ni NCRPO Regional Director Chief Superintendent Joel Pagdilaw. Ngayong araw, magpupulong ang mga opisyal ng Quiapo Church, Armed Forces of the Philippines, lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila, Department of Health, Philippine Red Cross, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, National Telecommunications Commission at MMDA para sa seguridad ng mga deboto ng Black Nazarene na sasama sa traslasyon. Iniling ni Paicho ang kooperasyon ng publiko na huwag na magdala ng mga bata at matatanda sa posisyon para maiwasan ang anumang disgrasya. Balitang kuryente po tayo. Nababahala naman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa sunod-sunod na pagpapasabog sa mga tore nito sa Mindanao. Ang kay Attorney Cynthia Alabanza, tagapagsalita ng NGCP, magamat hindi lahat ay tumumba, umabot naman sa 16 na tore ang pinasabog ng mga lawless elements sa pamamagitan ng mga improvised explosive device o IED
noong nakalipas sa taong 2015. Idinagdag pa ni Alabanza na maliban sa malaki ang epekto ng pagpapasabog sa supply ng kuryente sa Mindanao, makakaapekto din ito sa nalalapit na halalan sa darating na Mayo. For 2016, medyo marami po tayong mga tore na na-target ng mga lawless elements. There were a total of 16 towers na nakitaan po ng improvised explosive device. Kinakabahala ho ng NGCP, bukod ho sa effect nito sa supply ng kuryente ng Mindanao, eh yun hong parating na eleksyon. Yan po ang tinig ni Attorney Cynthia Alabanza. Tagapagsilita po siya ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa panayam po ng DWIZ. Pinawi ng Malacanang ang agam-agam ng American Chamber of Commerce na baka hindi na matira ng Metro Manila sa susunod na 4 na taon dahil sa matinding problema sa trapiko. Ipinagdiinan ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na determinado ang gobyerno na gawin ang nararapat na aksyon para tumugon sa pangailangan ng mga mamamayang naninirahan at nagtatrabaho sa NCR at kalapit na lalawigan. Ayon kay Coloma, patunay dito ang inaprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA at isinusulong na Mega Manila Dream Plan o Roadmap for Transport Infrastructure Development for Metro Manila, kabilang na ang Calabarzon at Central Luzon. Sa ilalimania ng roadmap ay tinututukan na ang mga rekomendasyon ng JICA kabilang ang paghahanap ng solusyon sa matinding problema sa traffic, pag-iwas sa mga residente sa mga mapanganib na sitwasyon, pagpapababa sa cost of living para sa mga may mapabangkita, at pagpigil sa polusyon sa hangin. Nauna rito ay binabala ni American Chamber of Commerce Senior Advisor John Forbes na mahirap na manirahan sa Metro Manila sa susunod na ilang taon kapag hindi nalunasan ang tumitinding problema sa trapiko. Ito ang DWIZ Manila. Mas pudong lakas. At yan po mga balita, hatid po ng IZ Balita Nationwide. Ako po si Alex Santos. At ako po naman si Mariboy Ysibido. Magandang araw sa inyo lahat. Kuryente sa Mindanao at meron din iba pang